Ini kan Dokim. Oh. Dokim, Dokim. Senior. Bakit? Napansin ko lang. Ano? Ang konti ng tao ngayon, no? Oo nga. Kaya tayo nakapag-video. Hindi. Napansin ko kasi, may mga pasyente rin kasi tayo na ano eh, na mga nasa bahay, mga may ibang sakit. Mga high blood, diabetes. Oo, bukod sa COVID, no? Oo, problema. Dahil nga sa COVID, hindi sila makapunta sa clinic o mas preferred nila kasi dami ng checkpoint tapos talagang pinapastay sila sa bahay. Hindi lang ang problema, hindi sila makakuha ng prescription, ng reseta. Oo. Hindi nga pa importante yun, lalo kung nag-maintenance sila. Oo. Eh, kasi yung iba, tinitigil nila. Oo. Okay? Pag tinigil nila, mas tumataas yung risk sa mas delikado oo, sa akin. Hindi nila kamamatay ang COVID. Ang kamamatay nila, stroke, patake sa puso, gano'n. Kaya nga nakakuha ko ng chismis. Chismis? So, oh, fake news yan. Hindi, joke lang. Hindi pala chismis. Ito, valid to. Valid na news to. Ang FDA, or Food and Drug Administration ng Philippines, ay naglabas ng guidelines pa ng e-prescription or electronic prescription. E-prescription. Oh, E. Oo. Oh. Para sa mga... Ano sabi ng E? E. Para sa mga hindi makapunta sa ano. Hindi makalabas. Kaya siya E. Oo. Okay na, joke yun. Immunoproper. Mga immunoproper. Para yun talaga sa mga tao na may mga karamdaman, mga may diabetes, may high blood, yung mga may sakit, tsaka yung mga may edad na vulnerable o yung mga high risk na magkaroon ng COVID. Oo. Kasi pag kaysa pumunta sila dito, baka mahawa pa sila kung saan-saan dyan sa labas, yung e-prescription na yun, ibibigay na lang sa kanila. Oo. Through email, Viber, Messenger, gano'n. Kasi high-tech na tayo ngayon eh. Para wala nang ano contact. Wala nang contact. Wala nang exposure. Oh, wala nang exposure. Tama. So alam mo ba kung paano gagawin nun? O paano mo gagawin yun? Hindi ko rin alam. Biro lang, joke lang. So yung e-prescription, electronic prescription yun. So gagawin pa rin po yun ng doktor nyo. Mga maintenance medications lang po yun. Okay? Oh. Maintenance medication lang. Important na ano. Opa. Hindi kasama yung mga antibiotics, antiviral, anti-infectives, baka yung mga ganun, no? Pa-check up pa rin kayo muna sa doktor para doon. Lalo na yung mga tipong sintomas ng COVID, ubo, lagnat, huminga. Pag ganun, diretso na kayo ospital. Okay? So, eto, yung e-prescription para sa mga maintenance, especially dun sa mga high blood diabetes. Okay? Inuulit namin yun. So, ang gagawin lang nila, pwede nilang picturean yung luma nilang reseta, tapos isend sa atin sa Facebook page natin. Sa atin, Facebook page po namin sa Cardis Clinic. Pag ano rin kayo, i-like nyo na rin yan, i-share nyo rin yan. At yung iba naman, dun sa kanilang mga kanya-kanyang doktor. Yung iba, pwede naman. Active naman sa social media yung iba. Tapos, isend nila yun. Kung wala man silang kopya, kung kabisado man nila or meron silang mga pictures ng mga gamot nila mismo, yun yung isesend nila. Kasama yung pangalan ng pasyente. And then, sex, kung male or female. Yung gamot mismo, yung brand, tsaka yung generic. Pero mas importante yung generic name, kung gaano kadalas nilang iniinom. So yun yung isesend nila sa doktor. Tapos tayo naman, titingnan natin kung okay, kung tutuloy lang naman nila, gagawin natin yung prescription. Tapos ibabalik natin sa kanila, isesend natin sa kanila through Messenger, Viber, WhatsApp, or kung ano ang media yan, video yan. Tapos yun yung papakita nila sa pharmacy. Yun ang papakita nila sa pharmacy. Alam na naman nila, di ba? Alam na nila, nasabi na ng FDA, tatanggapin yun ng mga butika, mga pharmacy, yung mga nag-dispense ng gamot. So, di nyo na kailangan lumabas. Di nyo na kailangan lumabas. Kung may work from home, may ano? Medicine from home. Medicine from home, reseta. Reseta from home. Okay? So, yan ay para... sa pagtutulungan natin lahat na kalabanin ang COVID. Hashtag fight COVID. Oh, okay? Stay at home. Stay at home. Yun lang. Okay. Yun lang. So, bye-bye.
Kung may natutunan ka dito sa video na to, share mo sa iba, and of course, like mo. Then, you can also hit yung bell dyan sa baba para at least update ka dun sa mga upcoming videos pa namin.